Morning guys, so first time natin magbablog. Ang gagawin natin eh, change oil tayo ng ating Navara 2020 EL. So yung takbo ng Navara ko is almost 20,000. So supposed to be nadali natin sa kasa. So medyo nagtitipid tayo, tayo na lang gagawa. Nagtry na rin ako nagtanong doon sa kanila, nasa 22,000 yung singil nila, 20 to 22,000. So try lang natin na tayo magtatrabaho. Kasi bumili na rin ako ng oil, which is Petron oil, Petron polysynthetic siya. Ito siya, oh, RevX 5W40. So yung ano, yung normal ng ano, normal ng Navara na ginagamit sa kasa is 5W30. So ang mangyayari is, so ang last natin na ano, na change oil is 8,500. So ngayon almost 20,000 na. So ibig sabihin lumagpas na rin ako ng 10,000. So sa sobrang busy, ngayon na natin gagawin. At first time kong gagawin sa sasakyan. Although sa motor, ginagawa ko naman. Ngayon, gagawin natin sa sasakyan. Try lang natin. Kasi nunood naman tayo ng mga vlog ng iba kung paano mag-change oil. At nagpapaturo naman tayo, nagtatanong. Try natin. Spare naman sa oil, yung RevX Turbo HTP natin na fully synthetic ng Petron. Natanong na rin natin yan sa kapwa nating mga Navara users na kung okay ba o ano feedback nila. So far okay naman, lalo sa mga taga Mindanao, yun ang ginagamit nila. So mamaya papakita ko sa inyo paano gawin. At syempre nangangapa din tayo. So kahit mabagal, at least try natin na mag DIY. So kumbaga, hanap tayo ng solution para makatipid. Tsaka yung ibang maintenance, gagawin na rin natin. So, sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para yung ibang mga maintenance ng Navara, which is makakalis tayo, tayo na lang gagawa. So, let's go! So, ito na guys, yung oil na gagamitin natin. So, RevX Turbo HTP sa i5W40. So yung previous oil niya is 5W30. Pero may nakita naman ako dun sa ibang ano, ibang tropa na yung change oil nila sa 20 kpms is 5W40 din naman. Ito yung ano niya, fuel filter, Vic C231. Vic 231, made in Japan. So nabili ko to guys, tong oil filter nasa 300 plus sa ano ng Shell. Shell, sa Shell ko naman siya binili. Kasi sa Petron wala siyang available doon na Vicco 31. Kasi itong oil nasa 523 yata yung isang liter. So nasa sobra 3,000 po lahat sila. 6 liters yung binili kong oil. So ito, oil filter range pagtanggal at pagkabit. So let's go guys, gagawin na natin. So ito na guys, check natin yung size ng drain plug nya. So ano to sya, 14 mm size ng drain plug, 14 mm. So medyo mainit pa sya. Ano natin ng konti palamigin. Tapos prepare muna natin yung mga gamit. Tapos jackan natin sa kanan banda para mas lalong mas mahulog yung oil dito. So prepare muna tayo guys. Kasi to guys, hindi na ako nagjack kasi sinalpak ko na lang yung kabilang ano ko, kabilang gulong ko sa kaliwa para mas ma-drain siya sa kanan dun banda sa drain plug para mas tatakbo yung oil dun. So hindi na ako magja-jack.
So diretso na kukalas ng drain plug, which is ginagamit is 14 mm, yan po ginagamit natin sa drain plug ng Navara. So guys, mag start na tayo mag change oil. So pag nag change oil tayo, para mas maganda yung drain ng langis sa baba, kailangan buksan natin itong oil filler cup nya. Tapos itong dipstick, kailangan iangat yan siya. So unahin natin itong oil filler cup. Lagyan natin siya ng sa pin para hindi siya masira. Gamitan natin ng tools o plier para hindi tayo mahirapan magbukas. Ayan, bukas na siya. Ayan, nauusok pa. Hindi may nito siya konti. So buksan na natin mamaya yan para din na buga itong dipstick nya ito. So angat natin ng konti. Pwede tayo mahirapan mag drain sa baba. Okay. So tapos mag drain na tayo ng oil, yung drain plug nya sa baba. Okay, thank you. So ito na guys, magtanggal, counterclockwise tayo. Magtanggal na siya guys. Andan na natin yung ano niya, tagakuha ng old na langis. Ayan na. Sobrang itim na guys. So ito na siya guys, habang pinapatulo natin yun, linisan na natin yung drain plug. So papatulo tayo ng oil around 30 minutes ang sabi ng iba, pero sige, mahaba naman oras natin, mas mahaba mas maganda para matanggal lahat ng old na oil doon. Yan yung iba, talaga binubugahan nila ng air eh. Kaso syempre yung air daw minsan nakakaroon ng moist, kakaroon ng tubig sa loob, tapos nabuga natin sa makina, eh hindi maganda, halo yun sa oil natin, sisira yung lubrication. Ayun, sa atin dito so far, may oras naman tayo, so gagawin natin 1 hour bago tayo maglagay ng panibagong oil na bago, para mas maganda, mahulog lahat ng oil talaga na luma. So linisan natin muna yung drain plug, tapos handa natin yung mga gamit. So ito na guys, na linisan natin yung drain plug nya. Itong washer, normally pinapalitan to every change oil pag kasa ang gumagawa. Ngayon since malayo tayo sa kasa, try natin ibalik to in case na magkaroon ulit ng leak, hindi wala tayong choice, pabalik ulit tayo sa kasa. Pupunta tayo kasa, medyo kahit medyo may kalayuan sa atin, wala tayong choice, hindi bibili tayo doon, tapos galagyan talaga natin ng bago to. So habang nagpapatulo tayo, pipira natin yung gamit, tapos tanggal tayo ng lumang oil filter, talpak natin yung bago. Tapos sa langis natin, sa YD25 engine is 5.3 liters lang naman nagpalit ka kasama filter. So ang nangyari, 5 litro, 6 na litro ngayon yung 5 litro. Nalagay natin plus dito itong mogo-mogo. Itong mogo-mogo kasi is nasa 320 ml, so lagay natin hanggang dito, estimate lang naman tayo, tapos papanda rin, then check ulit natin yung level ng langis. Pag okay na, hindi na tayo magdagdag.
So normally 5.3 lang naman. So 5 liter, 5 liters plus 300 ml. So 5.3. So palit muna tayo ng oil filter. Ayan guys yung oil filter nya. Hanapan natin ang paraan paano natin siya madudukot. Try natin yung dudukot na paano natin yung gulong kanan o pakaliwa. So pasensya na madumi yung ano natin sa sasakyan kasi maulan dito tayo bibilo. So itong oil filter wrench natin guys, hindi siya applicable dito. So pag pinasok mo to doon, bababangga to, hindi mo na maikot. Kaya ang ginawa ko, sumiram ako sa tropa. So may tropa naman tayo na nagpahiram ng ganito. Kasi ito yung maganda pag dating mo doon sa taas ng oil filter mo, is iikot lang siya kasi higpit na sarili niya. Tapos gamitan natin ng additional na pang ikot sa taas, which is 22 mm na sakit. Tapos dudukutin, tapos lagyan natin na extension, tapos doon tayo sa taas ng engine mag-ikot para mas madali. So shout out kay bro Leo sa pagpahiram nito. Leo Castillo talagang marami siyang tools at talagang mabait yan. So ito yung gagamitin natin guys, tapos lagyan pa natin ng isang extension na ganito para mas mahaba siya. At that's it. Okay, sige, umpisahan na natin guys. So ito na guys ang oil filter wrench natin. So papasok natin doon sa taas ng oil filter. Patong natin doon. Sinsya na sa madumi natin sasakyan, maulan kasi dito sa Iloilo. So para ito, uminit na rin naman. So baka today, after change oil, makapag car wash na tayo. So patong natin dito guys. Tapos ikita nyo naman dito. Ayan. Ikita nyo dyan. So, ayan, nakapatong na siya guys. Tapos wala natin ng extension. Natin yung extension doon. Guys, maluwag na siya. Tapos kakamayin na lang natin sa ilalim para hindi siya mahulog. So yun na guys, maluwag na siya. Tutukutin na natin siya ng kamay sa ilalim. Hindi na natin kailangan ng oil filter wrench. Tutukutin na natin ng kamay mismo. Thank you.
So ito na siya, guys. Itong rubber seal niya. Dito pa naman. So ibig sabihin, okay pa, kasi minsan naiiwan daw doon to. So far wala pa naman ako na-experience na ganyan. Sabi lang naman ng iba, naiiwan daw doon to minsan. Tapos pag napatungan ng bago, eh kakaproblema kasi hindi maganda ang lapat ng bagong lagay natin na oil filter. So so far dito intact pa naman siya. So safe tayo na tayo ngayon na maglagay ng bagong oil filter, guys. So far yun lang yung maximum na natin na magagawa, guys, sa paglilinis niya kasi medyo mahirap siya sa loob siya banda. So kabit na natin yung bago. So ito na yung bago, guys. Ito yung luma. So comparison muna natin. Singlaki talaga sila. Halos magkasinglaki. Okay. So, kung maglagay ka ng bago, guys, yung wrapper na plastic na galing natin. Tapos, lagyan natin ito ng oil. Siyempre, yung bagong oil na. So, guys, lagyan natin ng konting oil dito para maganda yung lapat niya doon sa kanyang housing. Tapos yung ibang oil lagyan natin sa loob para may stock siya kaagad doon. Ayan. Pero huwag masyadong marami kasi mahulog din naman pagbalik doon. So far okay naman din maglagay sa ibang, sa motor hindi ko naman nilalagyan minsan eh. Pero kung ano, lagay tayo sa loob, konti lang naman. Tapos yan, kabit na natin yan. So, ayan, guys, naglalagay na tayo ng oil filter niya. Babalik na natin, lalagay na natin yung bago.
Ayan guys, medyo higpit na siya, pero kailangan natin higpitan, pero ano lang ha, hand tight lang para sunod na pagtanggal natin hindi tayo mahirapan. Okay guys, ayan na, maximum na natin ma-untight sa kanya. Okay. Ito guys, yung old niya na langis. Ayan siya. Grabe kaitim. So, ganito talaga siguro pagkaano, semi-synthetic. Tsaka yung takbo niya is almost 12,000 na. 12,000 na to siya. Karing tong ano, Nissan mismo. Dapat kasi 10,000 ang change oil na ako. Eh medyo naging busy. Maabot ako ng 12. So magpapalit naman tayo ngayon ng ano, babawi tayo, full synthetic naman. Lalagay natin. Ito na guys, balik natin yung drain plug. Hingisan muna natin yung palibot niya. So clockwise tayo guys, pigpit clockwise tayo. So, wag na masyadong higpitan to guys, tamang higpit lang kasi baka ma-lost thread kasi nakaranas na ako nito eh, mag-lost thread siya. So ito guys, tamang higpit lang kasi baka malustrid. Nakaranas niya kan, sasakit talaga ulo mo pag malustrid. Kapunasan natin yung kunting tulok ng dito patanggal ng oil filter kanina. Tapos pag maglagay tayo ng langis mamaya, isang litro, silipin natin dito kung may natulog. Ito na guys, maglalagay na tayo ng ating bagong oil. Maglalagay natin ng unang oil, sisilipin natin doon sa baba kung may natulog. Check natin yung drain plug natin doon kung tumatagas. So 5W40 siya guys, 5W40. So yung iba naman nag
change oil ng 20k PMS sa Casa. 5W40 naman nilagay nila. Hindi ko na alam kung anong branch 'yon. Ito sa atin 5W40, pero yung sinundan nito is 5W30 lang. Itong 40 naman ni tropical country naman tayo, lalaban ng kunting init. So okay lang na 40 lagay natin. So far, tsaka dami naman tayong tinanong na feedback regarding dito sa oil na to. So paglagay na tayo ng isa, tayo natin ng kunti, silipin natin doon sa baba sa drain plug area niya kung may natagas ba. So ayan guys, naglagay na tayo ng 1 litrong bagong oil. So sinilip natin yung drain plug, so wala namang leak. So patuloy na natin yung paglagay, dagdag tayo ng 5 litro, bali hanggang umabot ng 5.3 liters lahat. So ito na guys yung pang 5 liters natin. Tapos yung kulang na lang natin is 300 ml. Inuubos natin ito. So bali next na mga gagawin natin guys, mga change ng brakes, o magche-check tayo kung kailangan ba palitan. Tapos yung ibang filter, itong air cleaner or oil filter, papalitan natin yan. Yung fuel filter dito, palitan din natin yan. Tapos yung cabin air filter or tawag nilang aircon filter, papalitan din natin. Linis na mga brakes, inspection yun lang naman guys yung sa mga 20k PMS na ginagawa. Pero ngayon kasi hindi talaga siya urig from Casa yung mga filters na kakabit ko, so ang mangyayari is every change oil every 10,000 or every 6 months, mag change oil ako, sasabay ko na yung mga filters. Si normally yung change oil is every 10,000 kasi polysynthetic siya, or 6 months kung saan yung mauna, whichever comes first. Para mas safe, sabay na rin palit yung mga filters, especially yung fuel filters kasi medyo sensitive siya. Pag yan nagluko, sisira yung mga injectors natin, at pag nagpaayos tayo nang sobrang mahal. Okay, so tapos tayo ng 5 liters. So, itong gagawin natin guys is 300 ml to. So, lagyan natin to kahit na mga kalahati lang muna para mag-check natin. Lagyan natin to kang kalahati lang muna. Ganyan guys, tapos around 5.2 na siguro to. Tapos, check din natin yung ano nya, dipstick. Pandarin natin, check yung dipstick anong level, then okay na tayo. Ubusin kasi madali lang naman magdagdag guys, mahirap magbawas o sumobra. It's okay. Tapos silipin na natin yung drain plug para sure tayo na wala tayong leak. Tapos papandarin natin 3 to 5 minutes, tapos check tayo ng dipstick.
So balik na natin yung filler cup ng oil, oil filler cup. Share natin yung dipstick. So okay na tayo. So ayan guys, handa rin ang pandar ko na. So tingnan natin kung 3 to 5 minutes, after 3 to 5 minutes check natin yung dipstick nya, okay yung label nya. Tapos okay na tayo, goods na, ready to go na. Then subscribe kayo guys sa aking YouTube channel kasi marahin ba tayong maintenance na gagawin para sa kanya, sa mga nag-aaral at katulad yung baguan din na nag-aaral din. So subscribe kayo kasi marami kayong matutunan at ako rin sa paggagawa ng ganito. Stick natin yung dipstick sa ilalim yung drain plug pala. So far okay naman siya. So ito na guys, pinatay natin yung makina. So check na natin yung dipstick nya kung anong label siya. So pinantar natin ng mga 3 minutes. Sana tama yung label natin para okay na tayo. So okay lang siya guys. Sa gitna na siya. Tanya ba? Yan o. Ito ang high. Ito ang low. Ito yung high. So sa gitna siya. So isa pa. Kung kulang na konti, didagdag lang tayo. Sa makuha natin yung tamang level. So ayan talaga siya guys, sa gitna siya. So dagdag tayo. Dagdag tayo ng kulang natin na mga 100 ml siguro. Tanggal nito guys, lagyan niyo parati ng tela o ano, kasi yung filler cup niya maano, susugatan, sisira. Dagdag tayo na kulang natin. Estimate lang naman to guys, wala naman siyang totally na isa ka no. Makikita naman natin yung label niya. Tayo din, okay na tayo. Tapos pag may time tayo, pag umaga, pwede rin naman nating check. Tapos dagdag tayo kung parang kulang. Kasi mahirap pag sobra guys, hirap magbawas. So balik na natin yung feeder cup. So guys, i-slide na natin si Navi kung ano yung response niya, anong mga feedback natin sa bagong coil niya. Tapos ito, pabalik natin kay Bro Leo itong oil filter range nya para kasunod makihiram ulit tayo o bibili na lang ko ng sakin para hindi tayo mahirapan. So let's go. So ayan guys, try natin. So far okay din naman yung hatak nya. Saka parang responsive siya. Compare mo talaga sa luma niya. Pero normally ganyan naman talaga eh. Basta bagong lagay yung oil sa isang makina na pinalitan na yung lumang langis. So far okay naman siya. Responsive naman siya.